So, eto na mga kauragon, magluluto naman tayo. Ang ating recipe ngayon ay ginisang upo, mga kauragon. Tata na natin agad-agad ito ang ating pangunahing sangkap, syempre upo. Ito ang paboritong pagkain ng mga magagalang, kaya dapat pinapakain nyo to sa mga anak nyo para lagi silang mag-oopo. Yun, tapos na nating balatan. At ito ang ating sahog, yung chicken. At iisa-isay na natin yan, ihimay-himay na natin yan. Tatanggalan ko ng buto to mga kauragon kasi medyo magulang na yung mga buto niya. Hindi na yan kaaya-aya sa ating pagmuya pag ganyan na magulang na. So, ayan, ready na. Ganyan lang kasimple yan mga kauragon. I-cut mo lang siya into cube size. Maliliit lang para hindi ganong kalalaki yung ating pagkakaluya. Ganyan lang kasimple yan paghahanda ng pagluluto ng ginisang upo mga kauragon. Gawin mo yan sa lahat at pagkatapos, ihahanda naman natin yung ating iba pang mga regalo. Next ay yung mga regado natin, sibuyas at bawang. Ayan, ang bilis ng ating pagkakahiwa. Siyempre, maglalagay tayo ng kamatis, kahit mahalang kamatis ngayon. At igigisa na natin mga kauragon. Papainitin lang natin itong mantika. Huwag masyadong maraming mantika. Yung sapat lang na panggisa sa ating mga regado. Okay na yan. Unahin natin ilagay ang bawang at isusunod naman natin pagkalipas ng ilang sandali yung sibuyas. Ayan, isusunod na natin at pwede na. At ilagay naman natin yung ating kamatis. Haluhaluin lang hanggang sa maluto na yung kamatis natin, yung madudurog-durog na siya. At ilalagay naman natin yung ating pansahog para maluto yung ating manok. Ilalagay na rin natin yan. Haluin lang muna natin at durug-durugin natin at ayan na. Yung manok kasi natin ang galing sa repyang kaya pinalambot ko na siya kanina dito sa tubig. So ganun pa rin, halo-halo lang, halo-halo. Maglagay na tayo ng pampalasa, siyempre, patis. Ilagay na natin yan para ma-absorb na ng ating manok. At maglalagay rin tayo dyan ng paminta. Halikan, mayagat, at masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Yun, napapakanta pa si kauragon nyo. Naglagay rin pala ako dyan mga kauragon ng Nor Cubes chicken flavor. Kasi chicken ang ating sahog. At ayan na, ready na. Ilagay na natin yung ating bida, yung ating upo. Ready na yan. Kasi medyo papaluto na rin yung ating chicken. Hindi na natin yan pagtatagalin pa. Nang paligid ay ikaw pa rin ng ilaw ko. Ayun, haluin na natin. Haluin natin ng haluin para equally absorb na ating niluluto yung sangkap, yung lasa ng pinagsama-sama nating mga sangkap.
At ayan na. Ginaw, halika rito, dito ka lang. Lagay tayo ng sabaw kasi hindi, para medyo may mahihigop yung ating mga bata, alam nyo naman. Kahit nasabihin natin na nagtutubig naman talaga yung ating upo, lalagyan natin yan ng konting sabaw. At natakpan na natin hanggang sa kumulo. Eto na, kumulo na, mga ilaw sandali na lang, papatapos na tayo. Haluin natin ang haluin. Iyon na matalisod at napagod at bumigay ang tuhod, di ako hihinto. Ayan, nagdagan na natin ang atin para sigurado na iodized salt ang ginagamit ko, mga kauragon, para balansin na ang ating lasa, ang lasa ng ating niluluto. Oh, 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 oh. Bakit uhaw, sayang-sayang, bakit ikaw? Nilagyan ko pala yan ng konting suka, mga kauragon. Hindi nyo na nakayata nakita. So, malapit na matapos ang ating pagluluto. Ready na to. Ready to serve na. Sa tabi ko yun. Thank you so much. At ito na ang ating finished product.